Magandang araw po sa lahat. Ako po si Father Dion, ang Catholic Chaplain ng 4th Infantry Diamond Division Philippine Army. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Tuesday ng ikatlong linggo ng Adbiyento at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ano ang palagay ninyo rito? May isang taong may dalawang anak na lalaki, lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, "Anak, pumunta ka ngayon sa ubasan at magtrabaho ka roon." "Ayoko po," tugon niya. Ngunit nagbago ito ng pasya at nagtrabaho sa ubasan. Lumapit din ang ama sa ikalawa at ganun din ang kanyang sinabi. At tumugon ito, "Opo." Ngunit hindi naman pumunta sa ubusan. Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? Ang nakatatanda po, sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, ang mga maniningil ng buwis at ang masasamang babae ay nauuna pang magpasakop sa paghahari ng Diyos kaysa inyo. Sapagkat naparito sa inyo si Juan at ipinakilala ang matuwid na pamumuhay at hindi ninyo siya pinaniwalaan, ngunit naniwala sa kanya ang mga maniningil ng buwis at ang masasamang babae. Nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisi at naniwala sa kanya." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang talinghaga sa mabuting balita ay nagpapahayag ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang pamumuhay ayon sa salita ng Panginoon ay kinakailangan upang tayo ay makapasok sa kaharian ng langit. Sa talinghaga, nakikita natin ang nakababatang kapatid na tumugon ng oo sa utos ng Ama, ngunit hindi naman niya sinunod o ginawa ang utos ng Ama. At ang nakatatandang kapatid na tumangging sundin ang utos ng Ama, ngunit nagbago ang kanyang isip at sumunod at ginawa ang utos ng Ama. Na ang pagsunod na gusto ng ating Panginoon ay ang pagsunod na hindi lamang niya naririnig, kundi ang pagsunod na kanyang nakikita. O ang pananampalataya na kinalulugdan ng Diyos ay ang pananampalataya na hindi lamang niya naririnig, kundi ang pananampalataya na kanyang nakikita. Hindi ba iyon naman ang nagaganap? Pag tayo po ay nagdadasal o nagsisimba sa araw ng Linggo, tayo po ay nagpupuri, nagpapasalamat, at ating ipinapahayag ang ating pananampalataya at ito ay naririnig ng Diyos. At maaring masabi nating maganda ang mga ito sa pandinig ng Diyos. Ngunit mayroon pang mas maganda sa paningin ng Diyos. Pag pinapatunayan natin sa gawa ang ating pinapahayag na pananampalataya, hindi ba sa napakaraming pagkakataon sa banal na kasulatan, atin pong nakikita at naririnig na pag sinasabing nang nakita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, ang kasunod nito ay isang himala. Nangyayari ang himala pag nakakita si Jesus ng pananampalataya sa mga tao. At sa pagngiti natin sa mga tao o makatrabaho nating mahirap pakisamahan, sa patuloy nating pagbigay at pagbahagi sa gitna ng kawalan at sa patuloy ninyong pag-intindi, pagtanggap at pagpapatawad sa asawang nagkakasala at sa inyong pagsusumikap na bumangon upang magdasal o pumunta sa simbahan sa araw ng Linggo. Ito ang klasing pagsunod na gustong makita ng Diyos. Ang pagsunod o pananampalataya na pinapatunayan sa gawa. Ito ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Almighty and eternal God, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect the soldiers of the 4th Infantry Diamond Division Philippine Army as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love them, they may ever praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. At sumayin niyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.